Yamaha Mio 125 naman po ang ipapagawa sa atin ngayon. Ang ipapagawa sa atin ay throttle body cleaning. Tignan nyo na lang ang tornilyo niya, nag-uumido na. Ito naman ang itsura ng kanyang throttle body. Ayon sa kanya, tatlong taon na daw to hindi nabubuksan. Dahil pang service lang naman daw at pang dito-dito lang. Buksan na natin ang kanyang air screw, tignan natin kung gano'n nakadumihan. Itim na itim at namumuuna ang kanyang kadumihan. Hindi na alright yan. At heto na nga ang kanyang mga parte-parte ng kanyang throttle body na napakadumi at tatlong taon na nga daw hindi nalilinisan. Sundutin na natin ang unang butas na yan. Ayan, kita nyo naman na napakadumi talaga. Ayan, sundutin nyo lang yan hanggang makuha nyo lahat ng dumi dyan. Huwag nyo titigilan. Lahat ng butas, sundutin nyo lang para malinisan talaga at okay ang flow ng hangin. Ayan, dyan yan sa air screw. Kita nyo naman kung gaano kadumi. Apat na cotton buds ang nakonsumo natin dyan. Unang butas, ayan, kita nyo dyan, isa dito sa air screw at isa dito. Yan, yung maliit na butas na yan, yan. At heto na nga ang itsura ng kanyang throttle body matapos natin linisan isa-isa. All goods na talaga. Ang kanyang injector, ayan, kita nyo naman na malinis na talaga. Matapos malinisan, parang tubig ka na lang. Dito naman tayo sa kanyang head, buksan lang natin dahil i-tune-up na rin natin. Buksan na rin ang pan cover dahil dyan tayo babase ng kanyang top dead center. Heto na ang kanyang timing gear, ayan yung mark niya na naka straight forward. Matapos nating i-top dead center, dapat naaalog na ang kanyang rocker arm. At heto na nga ang kanyang exhaust na hindi na pumapasok ang 0.25. Ibig sabihin niyan, tukod na yan. Alright, all goods na, napapasok na, naglalaban-laban pa, kaya all goods na yan. Okay, all goods na to mga Lodi. Payo ko na lang ay magpalit na lang siya na spark plug at fuel filter. At syempre okay sa mga gusto magpagawa dyan, PM na lang.